Hello mga mix, good morning! So, andito tayo ngayon sa bahay namin, ang bahay na kinalakihan ng mga anak ko, yung totoo talagang bahay namin. Kasi yung bahay na pinapakita ko sa inyo is yung sa mama at papa ko yon. So, in short is, common iyon na bahay, yung bahay ng mama at papa ko. So, itong bahay na ito, is ito talaga ang bahay na naipundar namin ng asawa ko. So, itong bahay na ito mga migs is made of light materials lang siya. Ano lang siya yung ano ba? Kahoy. Light materials. So may dalawang silid siya mga migs. Yung isa noon is share si Jess at saka si Jess. Tapos yung isa is sa aming mag-asawa. So ito yung bahay namin, may maliit lang kami na TV. Saka yung may ninyo kami, si ninyo. Tapos yan, mahilig talaga ako sa mga porcelain base, mga migs. Yan, mga porcelain. Kung naalala nyo yung mga videos natin na nagpunta tayo sa Sivers at nag-collect ako ng mga porcelain, yun. Kasi mahilig ako sa porcelain base. Yun, yung mga porcelain decorations. Tapos, ito yung habis ko, yung hilig ko mga migs is magbasa-basa ng mga pocketbooks. Simula nung dalaga pa ako, nagkukulik na talaga ako ng mga pocketbooks. Ito yan, empty shelves na yan, puno ito sana ng pocketbooks. Pero ano, sabi ng anak ko, may nanghiram daw, hindi na isauli pa. So ito yung libangan ko mga migs kasi hindi ako palagala sa mga kapitbahay natin. Kung walang trabaho is andito lang tayo sa bahay tapos magbasa-basa ng mga pocketbooks, then manood ng TV, then kung walang paperwork sa trabaho, pag may paperwork is focus tayo sa paperwork natin. So yun, light materials lang itong bahay namin, pero itong sahig namin is tiles, pinatiles ko mga mix para ano na ba, hindi na siya marumi tingnan. Tapos, may maliit kami na kitchen. So, pasensya na kayo mga migs ha. Medyo messy pa ang bahay namin. Kakauwi pa lang kasi namin. At saka, nagkasakit kami mga migs. Nagkasakit kami dalawa ng asawa ko. Kasi yung katawan natin is nag-adjust pa ba sa init ng panahon dito sa Pilipinas. Kasi, ano nga, medyo matagal tayo doon sa Australia. Two weeks na lang, mag 1 year na tayo doon sa Australia. Pero nakauwi tayo dito sa Pilipinas bago mag 1 year. So yun nga, nabigla siguro yung katawan natin na ano, nagkasakit kami. Yung tawag sa Bisaya, gisubawan mga migs ba, yung sipon at saka ubo at saka lagnat. So yun nga, nagtikongkongay mi sa kuang bana. So, ito yung maliit namin na kusina. Hindi pa siya tapos mga mix kasi wala tayong, wala tayong tayong pera na pang biglaan patapos nito. So, ito mga mix is bago ito, kabibili ko lang nito nung isang araw. Kasi nakita ko ba na messy yung kitchen natin kasi wala tayong mapaglagyan ng mga condiments natin. Yung mga gamit natin sa kusina, yung mga lamas ba sa kusina mga mig. So, binili ko ito para sa kitchen. Tapos ito, yung ref natin is sira na. Kailangan na siyang palitan kasi luma na siya. 15 years na ito mga migs. At saka hindi na niya kami hinintay na makauwi. Nasira na talaga siya mga migs. So, kailangan natin siyang palitan. So, balak namin mag-asawa. Pupunta kami ngayon sa shops para magpili ng ref na ipapalit dito, yung mumurahin ng mga mix kasi wala naman tayong pambili ng yung malaki at saka yung expensive na ref. Yung mumurahin lang ang bibilihin natin, at least magagamit siya kasi wala na kami magagamit na ref dito. Napakahirap, wala tayong maimbak na pagkain. Tapos ito yung kitchen namin, yun. So, hanggang sa ngayon, mga mix is, gumagamit pa rin kami ng old ways of cooking. Yung saingan namin is kahoy. Yung gumagamit pa rin kami ng kahoy kasi yung panggatong ba. Kasi, noon, takot ako gumamit ng gasol, yung gas. Kasi, yung napanood natin sa TV ba na sumabog, yung mga ganyan. So,
So, natakot ako. Pero nang nagpunta tayo sa Australia, eh, wala tayong choice. Gumamit ng gasol doon, ng gas. Eh, kasi yun ang ginagamit nila doon. So, sa ngayon is, nagkahoy muna kami. Kasi wala pa tayong pambili ng gasol. Pero bala kong bumili para pang-emergency, mga migs. Pero gagamit pa rin tayo ng panggatong. Pero for in case of emergency lang, may madalian na lakad tayo. May, ano, gagamitin natin yung gasol. So, papunta kami ngayon sa shops ng asawa ko para ref muna ang ano natin doon. Magtingin-tingin tayo ng ref. Baka may magustuhan tayo doon. Pampalit ito sa ref namin. So, yun mga migs. Na-house tour ko kayo. So, sana, ano, ay, yun, pinapakita ko sa inyo kung ano ang totoong buhay namin dito sa Pilipinas. Wala kaming tinatago sa inyo, wala akong tinatago sa inyo. Ito talaga ang buhay namin. So, siguro mamaya, mag-video din ako sa labas, sa likod ng bahay, kung saan sina Jess at Jazz maligo doon ng dagat kong high tide. Kasi, ano mga migs, nasa, yung likod namin is dagat na. So, nung maliliit pa sila, doon sila nalaligo sa likod. May mga bato doon na nakatambak. Doon sila naliligo. So, ipapakita ko sa inyo yon mamaya. Hindi muna sa ngayon kasi malalim yung dagat. High tide kasi ngayon, mga migs. Maya-maya is mag-low tide na sa mapuntahan natin iyon. So, at saka ipapakita ko sa inyo yung pasitaytaya namin dito. But for now is yung loob muna ng bahay saka na yung likod. Pero pag upload ko nito mga mix, isama ko yung likod ng bahay para makita niyo din ba kung ano talaga ang ano namin sitwasyon namin dito sa Lanao del Norte. So ano pauna lang nasa tabing dagat kami nakatira. So kung high tide is para kaming nasa loob ng barko, para kaming nakalutang tulad ng barko kasi yung ilalim is dagat din. Kasi yung tinitirikan ng bahay na ito mga migs is mga bato lang siya. Nasa top kami, nasa ibabaw ng mga bato. Kaya kung high tide is para kaming nasa loob ng barko. Walang lupa mga migs. Yung ilalim is dagat. So thank you for watching. Abangan niyo yung sa upload na ito, sa videos na ito is isasama ko yung likod ng bahay namin. So see you! So, hello mga migs. Andito tayo sa likod ng bahay namin. So, kanina, nandun tayo sa loob ng bahay. Pinapakita ko sa inyo yung loob ng aming bahay kung saan doon lumaki yung mga anak ko. So, yan. Papakita ko sa inyo yan ang likod ng bahay namin. Yan ang bahay namin. Yan ang likod. So, before, diyan is my, ano ako diyan, waiting shade. Diyan, my waiting shade ako diyan noon. Pero, nasira nung bagyong Odette. O na ano siya. Natumbahan siya ani nga. Pagatpat mga migs. So kita nyo yung mga sanga yan. Saka yan yung punong kahoy niyan. O yan ang nakasira sa wooding shade natin. At saka yung mga bato niyan. Ano siya. Winasak ng mga alon. Kasi dito humahampas. Sa bandang ito. Diyan humahampas yung malalakas na mga alon. Lalo na sa buwan na ito, December, malalakas yung mga alon. Saka ano, malaki ang tubig kung gabi. Yan, high tide siya tuwing gabi mga migs. Tapos dito noon is dito ang paliguan. Pag naliligo yung mga anak ko ng dagat, dito si Jess at saka si Jazz naliligo. Dito sila, hanggang baywang nila dito. At sa ano naman, andiyan naman ako nakabantay sa kanila. Tapos yun, yung mga kapitbahay natin dyan. Ganyan mga mix. Natumbang mga kahoy na yan. At na yan, ang pangalan niya dito sa amin is pagkatumat. Nasira yan noong bagyong Odette. Yan, ang daming punong kahoy ang natumba noong kasagsagan ng bagyong Odette. Pero nung nangyari yan is wala kami dito sa Pilipinas. Nandun na kami sa Australia. Ang daming nakikita niyo yan. Ang daming mga punong kahoy na natumba. At saka, hindi yan kinukuha mga migs kasi bawal. Ano, pinoprotektahan ito ng government. So, bawal magkuha ka ng mga kahoy. Mga ganitong klase ng kahoy. Mga mangroves, mga migs. So, nakikita niyo yan. Yan yung sinasabi ko sa inyong pasitaytayan. Nakapalibot yan sa isla. One day is ipapakita ko sa inyo kung ano yung pasitaytayan na yan. Yan yung mga plaklets diyan, yan ang pasitaytayan. So before is wala yan mga migs. Yan diyan kami dadaan papuntang ano,
papuntang dagat, papuntang pag low tide kasi mga mix is ano, walang tubig iyan. So diyan kami kumukuha ng mga seashells. But now is tingnan niyo, may pasitaytayan na. Hindi na kami mababasa pag pumunta kami sa dagat nangunguha ng seashells. Kasi ano na siya, may taytayan na nadadaanan. Before is ano, mababasa ka talaga pag pumunta ka diyan. Yan, malalim yan mga mix, hanggang dito ko ang tubig diyan. So basa talaga tayo pagpunta ng dagat, pero sa ngayon okay na siya. So ayan, kita niyo yan, yan ang aming bahay. Dito lumalaki yung mga anak ko. Tapos yung kulungan ng ating baboy is ano, sira na siya mga mix. So ipapaayos ko yan. Inuuna ko lang yung sa property ni Jace. Ni Jace, saka na yung dito sa bahay tapos doon, kasi doon ang mag-aalaga ng baboy doon sa property ni Jess is yung kapatid niya. Tapos dito is para kong mag-aalaga din ng dalawang bait din para sa ano, may magagamit din tayo kung kailangan natin ng meat ng baboy. So pwede din ibinta natin para may libangan din tayo mga mix kung dito tayo sa bahay. So ganyan ang setup namin, pa ganyan-ganyan lang pa ano lang siya ba? Tabok-tabok lang may sa property ni Jace at saka dito. So, ito ang mga siniri dito sa amin. Sa totoong bahay namin, yung amin talaga. So, ano, hindi naman ako nakikipag, ano, hindi naman ako nakikipag-away doon sa nagsabi na, ano, hindi maganda yung bahay ko, totoo naman din yun. Pero, sana naman hindi niya ipinablink ba yung comment niya para maulawan mo eh. Pero no worries mga mix, ano, siguro joke lang yun pero nasaktan ako ba. So yeah, nakikita nyo niya yung anong klase pamumuhay namin dito. Sa susunod is yung sa bukid naman, yung property ng asawa ko sa bukid, yung sa mama side niya at saka papa side niya. Ipapasyal ko kayo doon. Sa ngayon is dito lang muna sa bye-bye dito sa amin, yung bahay namin sa loob at saka sa labas nakita niya, at saka yung property ni Jess, at saka yung pasitaytayan sa kana, at saka ipashare ko kayo sa dagat pag low tide na mga mix para makita niyo kung anong meron sa hunasan namin mga mix, hunasan ang tawag namin doon. So thank you for watching, God bless you, so bye-bye.